Kabanata 1081. Hindi ako interesado sa iyo. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay kakaibang kalmado, na nagbibigay ng impresyon na walang nangyari ngayon, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa posisyon ni Melissa. Sa oras na ito, si Melissa ay ganap na natulala. Pagkatapos ng dalawang hakbang pabalik sa isang hilera, pinisil niya ang isang mapait na ngiti at bumulong kay Cyrus. Master de la Cruz, ako. Mukhang hindi narinig ni Cyrus ang mga salita ni Melissa at nagpatuloy sa paglalakad. Sa oras na ito, ang bodyguard na nakasama ni Melissa sa loob ng mahigit 10 taon ay sa wakas ay nakakuha ng kanyang lakas ng loob, humakbang pasulong at sinigawan si Cyrus. Pakiusap, tumigil na kayo, huwag ituloy ang paglapit kay Miss Leo. Sa oras na ito, kapag ang bodyguard ay nagsasalita, ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang takot din dahil alam niya kung gaano nakakatakot si Cyrus. Bahagyang sinulyapan ni Cyrus ang bodyguard, itinaas ang kanyang kamao at direktang hinampas ito patungo sa dibdib ng bodyguard. Bang! Sa isang malakas na putok, agad na lumipad palabas ang katawan ng bodyguard. May iba pa bang nagtatangkang pigilan ako? Matapos paalisan ang bodyguard, nilinggan ni Cyrus ang lahat ng naroroon at nagtanong sa mahinahong tono. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Cyrus, agad silang nahulog sa isang patay na katahimikan at ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang sariling buhay dahil sa usaping ito ni Melissa. Matapos makitang walang nagsasalita, si Cyrus ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kinatatayuan ni Melissa. Sa oras na ito, tanging ang huling matandang lalaki ang naiwan sa tabi ni Melissa. Master de la Cruz. Ang maselang katawan ni Melissa ay bahagyang nanginginig sa lahat ng oras. Hindi niya akalain na magiging ganito ang resulta sa huli. Hindi niya akalain na nagplano siya ng napakatagal na panahon na magiging ganito ang resulta. Sa sandaling ito, tumingin si Melissa kay Cyrus nang may walang katapusang takot at pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Cyrus ay nakakatakot. Wala akong planong gawin sa'yo, pero hindi ko akalain na ganito ka katanga, gagawin mo muna sa'kin. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Melissa. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, bahagyang nanginginig ang katawan ni Melissa. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Maraming iniimbestigahan si Melissa tungkol kay Cyrus, ngunit karamihan sa mga resulta ng pagsisiyasat ay si Cyrus ay isa lamang mayaman na pangalawang henerasyon na walang nagawa. Kung hindi ito dahil sa mana, kung gayon si Cyrus ay dapat pa rin kumukuha basura sa Solbury University. Tandang padamdam. Kaya't hindi isinasapuso ni Melissa si Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Melissa na talagang minamaliit niya si Cyrus, hindi lamang ang kanyang sarili, ngunit marahil ay minamaliit ng lahat si Cyrus. Ang dahilan kung bakit nagawang maging anak ni Master de la Cruz sa Solbury City si Cyrus at napaluhod ang mga big boss sa apat na malalaking probinsya ay hindi lang dahil may namana siyang legacy. Nagpaplano si Melissa, ngunit sa katunayan, kung minsan ang mga pagsasabwata na ito ay sadyang hindi mabata sa harap ng ganap na lakas. Young Master de la Cruz, alam na namin na kami ay mali. Hanggat maaari mong palayain si Miss Leo ngayon, anuman ang mga kondisyon na iharap mo, papayag kami sa iyo. Kung papatayin mo si Miss Leo, ang mga taga-Bihang City ay tiyak na hindi ka pakakawalan. Ang matandang lalaki sa tabi ni Melissa ay sumigaw na may sobrang nerbiyos na ekspresyon. Kailan ang turn mo para makipagtawaran sa akin? Sumagot si Cyrus sa mapanghamak na tono, at pagkatapos ay sinampal ng backhand ang mukha ng matanda. Ang matanda ay agad na pinaypeyan ni Cyrus, pagkatapos ay nahiga sa lupa at nahimite. Matapos makoma ang matanda, walang tao sa harap ni Melissa sa oras na ito.
wala na siyang anumang kwalipikasyon para makipag-ayos kay Cyrus. Master de la Cruz. Si Melissa ay isa ring business queen ng Bihang City. Sa sandaling ito, maaari pa rin niyang mapanatili ang isang bakas ng kalmado at sinigawan si Cyrus ng may nanginginig na boses. Sa oras na ito, alam ni Melissa na wala na siyang kakayahang lumaban, kaya magagawa na lang niya ang lahat para hilingin kay Cyrus na palayain siya. Mula nang pumasok ako sa clubhouse na ito, alam kong baka atikihin mo ako ngayon. Nakakatawa talaga ang munting pag-iisip mo sa harapan ko. Tumingin si Cyrus kay Melissa at walang ekspresyon na sinabi. Young Master de la Cruz, alam ko na ngayon na ako ay masyadong katawa-tawa. Si Melissa ay hindi nang ahas na tumanggi at mabilis na sumagot. Mayroon ka pa bang mga card na hindi mo pa naipapakita? Bilisan mo at ipakita mo, kung hindi, baka wala kang ganitong pagkakataon. Pagkatapos sabihin ito, direktang hinawakan ni Cyrus ang leeg ni Melissa na may walang katapusang lamig sa kanyang mga mata. Master de la Cruz, nakikiusap ako, huwag mo akong patayin, nakikiusap ako sa iyo. Sigaw ni Melissa kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Ito ba ang iyong trump card? Mahinang tanong ni Cyrus. Young Master de la Cruz, ang pagpatay sa akin ngayon ay hindi makabubuti sa iyo, wala kang dahilan para patayin ako. Tuwang-tuwang sumigaw si Melissa, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagpatuloy. Master de la Cruz, kontrolado ko na ngayon ang maraming negosyo sa Bihang City. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi mabilang na mga tao ang maaapektuhan. Si Margo ay nasa panganib, ito ay dapat hindi ang gusto mong makita, tama. Tinatakot mo ba ako? Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay dahan-dahang lumakas ang kanyang kanang kamay. Young Master de la Cruz, hindi ako nangangahas na takutin ka, ngunit wala ka talagang may dudulot na mabuti sa iyong pagpatay sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti ng aking mga nasasakupan, ngunit huwag kalimutan, mayroon akong sabihang city sa loob ng napakaraming taon. Mayroon akong mga contact at resources na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo makukuha ang mga resources na ito. Tumigil sandali si Melissa, pagkatapos ay pinanood si Cyrus at patuloy na nanliligaw sa kanya. Ngunit kung hindi mo ako papatayin ngayon, Young Master de la Cruz, lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Kahit ang aking katawan ay sa iyo, maaari mo akong isama. Pagkatapos sabihin ito, ipinakita ni Melissa kay Cyrus ang isang kaakit-akit na hitsura na nakita mo, na hindi pangkaraniwang kaakit-akit. Ang babaeng ito, si Melissa, ay napakaganda sa hitsura at may perpektong figura. Bukod dito, si Melissa na ngayon ang pinakamagandang edad para sa isang babae, parang hinog na peach. Bilang karagdagan sa nakakatakot na pagkakakilanlan ni Melissa, ang mga bagay na ito ay sapat na upang pasiglahin pagnanais ng isang tao na manako. Ang huling trump card ni Melissa ay ang kanyang katawan dahil pakiramdam niya ay walang sinumang tao ang makakalaban sa gayong tukso. Hindi ako interesado sa katawan mo. Ngunit sa sandaling ito, ang mga salita ni Cyrus ay direktang nakagambala sa lahat ng mga pantasya sa puso ni Melissa. Kabanata 1082. Pagkakilanlan ni Melissa. Hindi naisip ni Melissa na hindi magiging interesado si Cyrus sa kanyang sarili. Para sa isang sandali, ang lahat ng mga card sa kamay ni Melissa ay tila walang silbi. Kung ito man ay ang kanyang tukso o ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay, ang mga ito ay tila napakahirap sa harap ni Cyrus. May gusto ka pa bang sabihin? Kinusat ni Cyrus ang kanyang mga mata at mahinang tinanong si Melissa. At nagpatuloy si Melissa pagkatapos huminga ng malalim. Master de la Cruz, kung papatayin mo talaga ako ngayon, paano mo haharapin si Margo sa hinaharap? Si Margo ay hinding-hindi makakasama ng isang mamamatay tao kahit kailan.
Tumingin si Cyrus kay Melissa at Ninishan, pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sino ang makapagpapatunay na pinatay kita? Masasabi kong may gustong pumatay sa iyo, ngunit nakaligtas ako, ngunit namatay ka, gayunpaman, ang mga patay ay walang paraan upang magsalita. Tagapagsalita. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Melissa ay ganap na desperado, at may takot sa kanyang magagandang mata, dahil sa oras na ito na pagtanto ni Melissa na naisip na ni Cyrus ang lahat. Sa oras na ito, maaari talagang pekay ni Cyrus ang eksena bilang isang taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Master de la Cruz, nakikiusap ako, pabayaan mo na ako, alam ko na talaga na mali ako. Si Melissa ay ganap na bumagsak sa oras na ito, at ang buong tao ay lumuhad sa harap ni Cyrus, nakikiusap kay Cyrus na palayain siya. Hanggat maaari mo akong palayain ngayon, Young Master de la Cruz, magagawa ko ang anumang ipagawa mo sa akin, nakikiusap ako sa iyo. Patuloy na nagsusumamo si Melissa matapos makitang hindi nagsalita si Cyrus. Gusto mo bitawan kita? Mahinang tanong ni Cyrus kay Melissa. Oo, Young Master de la Cruz, hanggat maaari mo akong palayain ngayon, magagawa ko ang anumang ipagawa mo sa akin, nakikiusap ako sa iyo. Mabilis na tumanggol si Melissa. Tiningnan ni Cyrus si Melissa pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Melissa. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay ngayon, ngunit kailangan mong sagutin ako ng isang tanong. Tanong. Natigilan sandali si Melissa, pagkatapos ay mabilis na tumango at sinabing, Young Master de la Cruz, kung mayroon kang anumang mga katanungan, basta ang alam ko, sasabihin ko talaga sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi dapat mahirapan ang tanong na ito para sa iyo, madali mong masasagot. Tumigil sandali si Cyrus at pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, sino ang nasa likod mo para alalayan ka? Natulala si Melissa nang tumingin siya kay Cyrus, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nagulat dahil hindi niya akalain na itatanong ni Cyrus sa kanyang sarili ang tanong na ito. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang pagkakakilanlan ng babaeng si Melissa ay palaging napakahiwaga. Kahit si Jonathan ay walang paraan para imbestigahan ito, ngunit si Melissa ay maaaring direktang maging business queen ng Bihang City sa loob ng wala pang 5 taon. Sumuko ang mga tao na nangangahulugan na dapat mayroong isang nakakatakot na puwersa sa likod ni Melissa, kung hindi ay hindi makakarating si Melissa sa kung nasaan siya ngayon. Master de la Cruz, wala akong background sa likod ko. Sumagot si Melissa pagkatapos mag-isip sandali. I originally wanted to give you a chance, but since you don't know how to cherish it yourself, don't blame me for being rude. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay marahan niyang ginawaran ng puwersa ang kanyang kanang kamay. Tinitigan ni Melissa si Cyrus na may malalaking tubig na mga mata, na parang determinado siyang huwag ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit habang ang lakas sa kamay ni Cyrus ay lumalakas at lumalakas, ang pagka-suffocation ni Melissa ay naging higit na halata, at siya ay nagsimulang magpumiglas, hilahin ng malakas ang braso ni Cyrus. Kung nagsisi ka ngayon at handa ka nang magsabi ng totoo, tumango ka lang. Bulong ni Cyrus kay Melissa. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na tumango si Melissa kay Cyrus. At niluwagan ni Cyrus ang leeg ni Melissa, at mahinang sinabi. Bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon at sabihin sa akin kung sino ang nasa likod mo. Kung hindi mo planong sabihin ang totoo ngayon, diretsong papatayin kita. Tumingin si Melissa kay Cyrus sa kanyang harapan at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Ang aking ama ay si Jimmy. Palagi siyang nagtatrabaho sa isang kumpanya na tinatawag na Silver Merchant. Ngunit dahil sa likas na katangian ang Silver Merchant ito ay espesyal, kaya hindi maipakita ng aking ama ang kanyang mukha.
nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon sa tulong ng aking ama sa loob ng napakaraming taon. Sa ibang bagay, hindi ko talaga alam. Haha. Tumingin si Cyrus kay Melissa sa harap niya at hindi niya maiwasang mapangiti dahil sigurado si Cyrus na tama ang hula niya. May kinalaman talaga si Melissa kay Jimmy. Noong unang nakita ni Cyrus si Melissa, medyo pamilyar siya, ngunit hindi niya ito maalala. Nang maglaon, hindi sinasadyang nakita ni Cyrus ang impormasyon ni Jimmy at nalaman niyang si Jimmy ay may anak na babae na nagngangalang Madeline. Ngunit itong si Madeline ay namatay 15 taon na ang nakararaan at ang tanging larawan ay noong bata pa si Madeline. At si Melissa ay halos kapareho ng babae sa larawan. Kaya matapang na inalala ni Cyrus na si Melissa ay anak ni Jimmy, ngunit binago ni Jimmy ang pagkakakilanlan ni Madeline upang maprotektahan ang kanyang anak na babae. Sa oras na ito, personal ding inamin ni Melissa ang bagay na ito. Master De La Cruz, sinabi ko na sa iyo ang aking pagkakakilanlan ngayon, maaari mo ba akong palayain? Tumingin si Melissa kay Cyrus at nagmamakaawa. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo sa akin ngayon? Tanong ni Cyrus na may singkit na mga mata. Ako at si Clinton lang ang nakakaalam. Sagot ni Melissa. Nasaan si Jimmy? Tanong ni Cyrus. Nasa abroad pa ang tatay ko at hindi pa bumabalik, kaya hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ni Melissa. Alam ni Cyrus na hindi dapat magsinungaling si Melissa sa oras na ito. Kung tutuusin, kung alam ni Jimmy ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na mahahanap ng silver merchant ang nangungunang killer na pumatay sa kanya at hinding-hindi siya makakaligtas ng ganoon kadali. Since you told me the truth, then I can spare you today, but I want you to serve me in the future. You can do whatever I ask you to do. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Mahinang sabi ni Cyrus kay Melissa. Malinaw. Tumingin si Melissa kay Cyrus at mabilis na tumango. Kung tutuusin, hanggat kaya niyang mabuhay, magagawa niya ang lahat kay Melissa. Tumingin si Cyrus kay Melissa na may malabong ngiti. Alam niyang napakasayang nangako ni Melissa. Kung pakakawalan niya ang taong ito ngayon, tiyak na pagtataksilan siya ni Melissa sa hinaharap. Higit pa rito, iniwan ni Cyrus ang buhay ni Melissa para harapin si Jimmy. Walang paraan si Cyrus para magarantiya na magiging masunurin si Melissa, kaya naghanda siya ng maaga. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang baba ni Melissa. Kabanata 1083. Isa kang demonyo. Master De La Cruz, anong ginagawa mo? Isang bakas ng takot ang sumilay sa magagandang mata ni Melissa. Hindi sinagot ni Cyrus ang mga salita ni Melissa. Diretso niyang inilabas ang tabletang gamot na ibinigay sa kanya ni Alexa, pagkatapos ay itinapon ito sa bibig ni Melissa, at pinilit itong kainin ni Melissa. Anong pinakain mo sa akin? Sigaw ni Melissa kay Cyrus na may sobrang takot na ekspresyon. Hindi ko alam kung ano itong gamot na tableta. Sa bagay, alam kong masasaktan ka pagkatapos inumin ang tabletang ito ng gamot. Hindi ko pa ito nasusubukan noon. Malumanay na sagot ni Cyrus. Loko ka, sinabi ko na sa iyo ang totoo, bakit mo pa ako pinapatay? Ipinasok ni Melissa ang kanyang kamay sa kanyang bibig habang sumisigaw na parang gusto niyang isuka at iluwa ang tableta ng gamot. Hindi ko gustong patayin ka. Mahinang sabi ni Cyrus. Hindi mo ako gustong patayin, ikaw. Tumingin si Melissa kay Cyrus at gustong magsalita, ngunit sa sandaling ito, isang matinding sakit ang dumaan sa puso ni Melissa. Ano? Hindi napigilan ni Melissa na mapasigaw, at pagkatapos ay nagsimulang humiga sa lupa at nagpupumiglas. Sa oras na ito,
Naramdaman ni Melissa na mayroong 10,000 nakakalaso na insekto sa kanyang katawan na kumakain sa kanyang katawan, at ang kanyang puso ay parang kutsilyo. Ang pakiramdam na ito ay 1,000 beses 10,000 beses na mas masakit kaysa sa death by 8,000 cuts. Ang ekspresyon sa mukha ni Melissa ay labis na masakit, at patuloy siyang nagkakamot sa lupa gamit ang dalawang kamay. Ngayon ay hinihiling niya na si Cyrus ay direktang magpakamatay. At tumingin si Cyrus kay Melissa sa lupa, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang kalmado, hindi siya umimik, tahimik lang na nanonood. Pagkalipas ng 2 minuto, si Melissa ay pinahirapan at nawala ng lakas. Siya ay nakahiga sa lupa na walang laman ang mga mata, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay hindi nabawasan. Ngunit wala na siyang lakas ngayon, at wala siyang maisigaw. Nang makitang halos pareho ang epekto, diretsyong naglakad si Cyrus kay Melissa, pagkatapos ay kumuha ng isa pang tableta at itinapon ito sa bibig ni Melissa. Pagkatapos uminom ng tableta ng gamot, agad na naramdaman ni Melissa na nawala ang sakit sa kanyang katawan. Tinitigan ni Melissa si Cyrus, hindi maintindihan kung ano ang gagawin ni Cyrus. Simula ngayon. Bawat buwan ay mararanasan mo ang sakit ngayon, at ang sakit na ito ay tatagal ng 24 na oras, at pagkatapos ay mawala ng kakayahan ang iyong katawan at sa wakas ay mamatay. Mahinang sabi ni Cyrus kay Melissa. Ikaw ay isang simpleng demonyo. Agad na bumagsak si Melissa matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at sumigaw kay Cyrus ng nakakadurog ng puso. Pero nasa kamay ko ang antidote, basta umiinom ka ng antidote bago ang atake, maiiwasan mo ang sakit. Kaya simula ngayon, basta masunurin ka, may maghahatid ako ng antidote sa iyo sa tamang oras. Ngunit kung hindi ka masunurin, handa kang maghintay na pahirapan hanggang kamatayan. Tumingin si Cyrus kay Melissa at nagpatuloy. At alam lang ni Melissa ang tunay na intensyon ni Cyrus sa oras na ito. Pinlano ni Cyrus na kontrolin ang kanyang sarili magpakailanman, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig ng marahas. Narinig mo ba yung sinabi ko sa iyo kanina? Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Melissa. Makinig ka, makinig kang mabuti, gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin sa hinaharap. Si Melissa ay hindi nang ahas na lumaban kahit kaunti at mabilis na tumango kay Cyrus. Hindi na matitiis ang pagpapahirap kay Melissa sa loob lang ng ilang minuto. Kung tumagal ito ng 24 na oras, hindi na maiisip ni Melissa ang ganoong uri ng sakit. Sino ang mag-aakala na ang commercial queen ng Bihang City ay magiging napakakumbaba sa harap ni Cyrus? Nadama ni Melissa na ang kanyang buhay at kamatayan ay kontrolado ni Cyrus. Na siyang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, ngunit ang ganitong uri ng pananakop ng medyo nasa sabik siya at inaabangan ni Cyrus it, na parabang sobrang na-enjoy niya ang pakiramdam na ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito ngayon, at huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa relasyon ko sa iyo at kung sino ako, pati na ang tatay mo, naiintindihan mo. Tumingin si Cyrus kay Melissa at sinabi, intindihin mo. Mabilis na tumango si Melissa kay Cyrus. At kapag bumalik si Jamie, ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Tumingin si Cyrus kay Melissa at nagpatuloy. Mabuti. Bagamat hindi alam ni Melissa kung ano ang pakay ni Cyrus, tumingin pa rin siya kay Cyrus at tumango. Makalipas ang ilang minuto, muling bumalik sa kahon sina Cyrus at Melissa. Sa oras na ito, tila nabawi na ni Melissa ang kanyang hitsura bilang isang business queen na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, pumasok siya sa kahon habang nakikipag-usap kay Cyrus. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Kung tutuusin, may napakalaking kaguluhan sa labas ngayon lang, ngunit sa oras na ito, tila walang kinalaman sina Melissa at Cyrus.
Ang mas nakakapagtaka pa ay ang ugali ni Melissa kay Cyrus ay tila mas magalang sa oras na ito, at kahit na may maingat na pakiramdam. Ang mga mata ni Cyrus ay masyadong mali. Hindi pa nila nakitang gumamit ng ganoong mga mata si Melissa. Panoorin ang sinuman. Ate Melissa, Cyrus, okay lang ba kayong dalawa? Anong nangyari kanina? Bakit ko narinig na may bumaril? Nagmamadaling pumunta si Margo sa tabi ni na Cyrus at Melissa at nagtanong sa sobrang excited na tono. Oo, Sister Melissa, ano ang nangyari ngayon? Sa oras na ito, ang iba ay masyadong interesado sa kung ano ang nangyari at nagtanong ng sunod-sunod. Tiningnan ni Melissa ang lahat na may mahinang ngiti at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa totoo lang, walang nangyari ngayon lang, may nakilala akong ilang mamamatay tao. Sa kabutihang palad, mas mabilis na tumugon si Mr. De La Cruz, kaya nailigtas niya ako. Nang marinig ni Margo ang mga salita ni Melissa, may kislap na kakaiba sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nararamdaman niya na may mali, ngunit walang paraan upang magpatuloy sa pagtatanong. At tumingin si Cyrus kay Margo na may mahinang ngiti na nagpapahiwatig na hindi kailangang mag-alala si Margo. Para sa ibang tao, natural na hindi sila masyadong nag-iisip. Hindi na sila nagpatuloy sa pagtatanong pagkatapos malaman na walang kinalaman sina Cyrus at Melissa. Ngunit si Clinton lamang ang nakaupo sa lugar, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapanipaniwala. Dahil kung ito ay ayon sa plano ni Clinton, ang kasalukuyang Cyrus ay dapat na patay na tao. Kung tutuusin, narinig na niya ang mga putok ng baril, ngunit si Cyrus ay nakatayo pa rin dito sa mga oras na ito, at tila pamilyar siya. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Malamang na hindi naisip ni Clinton na sa oras na ito, si Melissa ay ganap na sumuko kay Cyrus, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting pag-iisip ng pagsuway. Kabanata 1084. Do you dare to hit me? Ate Melissa. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Clinton, sinigawan niya si Melissa. Si Melissa, sa kabilang banda, ay bahagyang tumingin kay Clinton at walang sinabi. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay dumiretso sa Clinton at sinabi kay Clinton sa mahinang boses, "Tumayo ka." Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Ang mga mata ni Clinton ay kumislap ng kaunting pagkalito, ngunit dahan-dahan siyang tumayo, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus ng nakangiti, "Kuya Cyrus, ano ang problema mo?" Nakuha. Hindi man lang inisip ni Cyrus, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Clinton, na nagpalipad kay Clinton. Saglit, lahat ng naroroon ay natigilan. Walang nakakaintindi sa nangyayari, sinampal ni Cyrus si Clinton. Nagpupumiglas din si Clinton sa lupa, at sinigawan si Cyrus na may pulang mata. Naglakas loob kang saktan ako, naiinip ka ba? Si Clinton ay palaging tulad ng isang anak ng langit mula pa noong siya ay bata. Kailan siya dumanas ng gayong mga hinaing, at sa oras na ito sa harap ni Margo, si Clinton ay natural na walang paraan upang lunukin ang hininga na ito. Sa oras na ito, kaya niya huwag maghintay. Patayin ng direkta si Cyrus. At si Cyrus ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon, siya ay dumiretso sa Clinton, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Clinton, at bumulong kay Clinton. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong guluhin sa hinaharap, kung hindi, hahayaan ko. Ikaw ang pangit na mamatay. Nag-react si Clinton pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Sa oras na ito, dapat ay alam na ni Cyrus ang katotohanan ng bagay. Balisa, hindi imposibleng patayin siya. Sa isang iglap, isang walang katulad na pakiramdam ng takot ang bumalat sa puso ni Clinton. Ngunit ang higit na nakapagtataka kay Clinton ay kung paano nakaligtas si Cyrus ngayon.
Makatwira na ang kanyang plano kay Melissa ay maituturing na perpekto. Si Cyrus ay hindi dapat magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Naisip ni Clinton ang paraan ng pakikipag-usap ni Cyrus kay Melissa, at agad niyang naisip na maaaring nakipagsanib-puwersa si Cyrus kay Melissa sa oras na ito. Lahat ng naroroon ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Si Roland ay sumugod sa harap ni Cyrus na galit, at pagkatapos ay kinalagkan si Cyrus at sumigaw, "Cyrus, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong talunin si Master Jiang, ikaw ba? Pagod ka na bang mabuhay?" "Oo, kilala ba ni Cyrus kung sino si Master Jiang?" "Ang lakas ng loob mong talunin siya." Sumunod naman ang iba at sumigaw. Ayaw ni Cyrus na pumatay ng sinuman, kaya ang sampal na sinampal niya kay Clinton kanina ay isang babala lamang. Inakala ng iba na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kung tutuusin, hanggat nasaktan nila si Clinton, walang magiging maganda sa huli. Kung tutuusin, si Clinton ay isang walang awa na tao, at alam na alam ito ng mga taong naroroon. Hindi alam ni Margo kung bakit binubugbog ni Cyrus ang mga tao. Ngunit siya ay lubhang nababalisa, dahil alam niya na si Clinton, kahit na siya ay mukhang maamo at pino, ay talagang napakalupit, at siya ay maingat sa pera. Minsan si Clinton ay gumanti laban sa Cyrus, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kaya diretsong tumingin si Margo kay Melissa, na parabang gusto niyang tumulong si Melissa sa pagsasalita. Sa napakaraming tao, tanging si Melissa lang ang nakikinig kay Clinton. "Cyrus, bilisan mo at humingi ng tawad kay Master Jiang ngayon." Kinalagkad ni Roland si Cyrus at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. "Roland, tumahimik ka sa akin." Ngunit sa oras na ito, pinagalitan ni Melissa si Roland sa malamig na boses. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Melissa na medyo hindi kapanipaniwala. Dahil walang nag-iisip na pipiliin ni Melissa na tulungan si Cyrus na magsalita sa oras na ito, at noon pa man ay si Clinton ay binugbog ni Cyrus. Hindi kaya dahil iniligtas ni Cyrus si Sister Melissa kaya tinulungan ni Sister Melissa si Cyrus na magsalita. Ang mga mata ni Roland ay puno ng pagdududa at pagkalito, ngunit sa oras na ito ay tila ang paliwanag na ito lamang ang makakalampas. Direktang lumakad si Melissa patungo kay Clinton na naka high heels at pagkatapos ay sinabi kay Clinton na walang ekspresyon. "Umalis ka na rito, ayaw kitang makita sa buhay ko." Nangyari ang lahat ng mga bagay na ito dahil kay Clinton, kaya natural na kinasusuklaman ni Melissa si Clinton sa kanyang puso, ngunit hindi ito masyadong maipaliwanag ni Melissa. Matapos marinig ang mga salita ni Melissa, naunawaan din ni Clinton kung ano ang tungkol dito. Huminga ng malalim, at pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus sa mahinang boses, "Cyrus, tiyak na babayaran ko ang 100 beses para sa bagay na ito ngayon." Bahagyang tumingin si Cyrus kay Clinton, at hindi niya sinasadyang baliwalain si Clinton. "Mula ngayon, ako, sina Melissa at Clinton, ay magkaaway. Kung gusto mong tumayo sa panig ni Clinton, maaari na kayong umalis ng magkasama." Sa oras na ito, muling sumigaw si Melissa sa mga taong naroroon. At nagkatinginan ang lahat pagkatapos marinig ang mga salita ni Melissa, ngunit walang piniling umalis. Pagkatapos ng lahat, sa harap ni Melissa, mas mahina pa rin si Clinton kung tutuusin. At lumakad si Melissa sa tabi ni Cyrus at mahinang sinabi, "Master De La Cruz, gusto mo bang maghanap ako ng taong magpapaalis kay Clinton?" Sa oras na ito, labis na kinasusukluman ni Melissa si Clinton, kung hindi dahil kay Clinton, hindi siya haantong sa ganito. "Hindi, kung papatayin ko siya, maaaring pagdudahan ako ni Margo." Marahang umiling si Cyrus. Sa oras na ito,
Tahimik na nagsalita sina Cyrus at Melissa, at hindi marinig ng lahat ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito ay napaka-hindi kapanipaniwala. Dahil hindi nila talaga maintindihan kung bakit nagbago ang ugali ni Melissa kay Cyrus. Maging ang mga mata ni Margo ay puno ng pagkalito. Pagkatapos ng lahat, sina Cyrus at Melissa ay dalawang beses lang nagkakilala, at medyo malapit na ngayon. Kung dahil lang sa iniligtas ni Cyrus ang buhay ni Melissa, hindi magiging ganito. Ngunit alam ni Alaisa kung ano ang nangyayari sa oras na ito. Kung tutuusin, siya lang ang nakakaalam ng mga pamamaraan ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Cyrus at Margo sa Nansion Club. Pagkasakay sa kotse, nilinggan ni Margo ang kanyang ulo at sinulyapan si Cyrus, pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, "Cyrus, ano ang nangyayari ngayon? Bakit mo binangga si Clinton, at ano ang ginawa sa iyo ni Sister Melissa? Bakit ang masyadong nagbago ang ugali, at ano ang nangyari sa inyong dalawa sa likod bahay?" Kabanata 1085. Comatose. Tumingin si Cyrus kay Margo at nag-alinlangan ng dalawang segundo, pagkatapos ay bumulong. "Hayaan ni Clinton na patayin ako at si Melissa ngayong araw." "Ano?" Agad na nanlaki ang mga mata ni Margo matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka-hindi kapanipaniwala dahil hindi niya akalain na ang pumatay ay talagang natagpuan ni Clinton. Napakatapang ni Clinton. Sinigawan ni Margo si Cyrus na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon. "Orihinal na gustong patayin ni Clinton tayong dalawa, para lumikha iyon ng ilusyon na tayong dalawa ay nagpapatayan, ngunit hindi niya inaasahan na mag-iingat ako ng maaga, at nabigo ang plano." Mahinang sabi ni Cyrus. Si Margo ay mukhang hindi makapaniwala, ngunit naramdaman niya na ang paliwanag ni Cyrus ay madadaanan. Kung hindi dahil dito, talagang hindi alam ni Margo kung paano ipapaliwanag ang malaking pagbabago sa saloobin ni Melissa kay Cyrus. At kung bakit ganoon ang ugali ni Melissa kay Clinton, dapat kilala mo ang taong pinahahalagahan ni Melissa. Karamihan noon. Maaaring si Clinton iyon, at naramdaman niyang hindi dapat nilinlang ni Cyrus ang sarili tungkol sa ganitong bagay, kaya madali siyang naniwala sa mga salita ni Cyrus. Matapos makita ni Cyrus na si Margo ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong sa kanyang sarili, siya ay natural na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, kung si Margo ay patuloy na magtatanong, kung gayon ang pinakamahusay na solusyon ni Cyrus ay ang direktang magtapat. "Cyrus, sa palagay ko mas mabuting layuan mo si Sister Melissa at ang iba pa sa hinaharap. Ang mga taong ito ay lubhang mapanganib. Nakipag-ugnayan ako sa kanila para sa aking kumpanya at sa relasyon ng aking ina. Walang magawa sa akin si Melissa. Pero baka hindi ka sigurado." Ibinaling ni Margo ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus, na parang medyo nag-aalala at sinabi kay Cyrus. "Nakita ko." Tumingin si Cyrus kay Margo at bahagyang tumango. "Kung ganoon ay babawi ako sa iyo." Tila mas maganda ang mood ni Margo matapos makita ang pangako ni Cyrus at handa ng paandarin ang sasakyan. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang kutis ni Margo at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong tao at ang kanyang mukha ay agad na namutla ng husto. "Margo, ano ang nangyayari sa iyo?" Nakaupo ngayon si Cyrus sa tabi ni Margo at natural niyang nakikita na may mali kay Margo. "Cyrus, ang sakit ng ulo ko, ang sakit." Sinabi ni Margo kay Cyrus na may napakasakit na ekspresyon na nakahawak sa kanyang ulo. Sakit ng ulo. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan pagkatapos marinig ito. "Oo, sobrang sakit ng ulo ko." Paputol-putol na sagot ni Margo at pagkatapos ay nakoma. "Margo." Nang makita ni Cyrus na biglang nakoma si Margo,
agad siyang nataranta, at mabilis na sinuri si Margo, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Binuksan ni Cyrus ang pinto ng kotse at lumabas ng kotse, handang magpalit ng posisyon kasama si Margo at pagkatapos ay dalhin si Margo sa ospital. Sa oras na ito, labis pa rin ang pagkabalisa ni Cyrus. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay galit din, dahil alam niya sa kanyang puso na ang hitsura ni Margo ay tiyak na may malaking kinalaman sa pagkawala ni Jasmine sa alaala ni Margo. Jasmine, kung may mali kay Margo, hinding-hindi kita bibitawan. Napaungol si Cyrus sa kanyang puso, pagkatapos ay inilipat si Margo mula sa driver's seat at inilagay ito sa likurang upuan ng kotse. Pagkalipas ng ilang segundo, pinaandar ni Cyrus ang kotse. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Marites, hinihiling kay Marites na ayusin ang pinakamahusay na doktor sa utak upang suriin at gamutin si Margo. Matapos ayusin ang lahat ng ito, tumakbo si Cyrus, hindi pinapansin ang mga traffic light. Inabot si Cyrus ng wala pang 10 minuto upang dalhin si Margo sa ospital. Mahilig magbasa. Dahil nakapag-ayos na si Marites sa ospital, nang pumasok si Cyrus sa ospital kasama si Margo sa kanyang mga bisig, ipinadala niya si Margo sa silid ng pagsusuri. Si Cyrus ay nakatayo sa labas ng monitoring room na may labis na pag-aalala sa kanyang mukha. At si Marites ay sumusunod din sa panig ni Cyrus sa oras na ito. Ngunit hindi siya nagsalita o nagtanong, dahil alam niya na sina Cyrus at Margo, alam din niya na si Cyrus ay nasa napakasamang kalagayan ngayon. Makalipas ang halos kalahating oras, tuluyang lumabas ng examination room ang doktor. Nagmadali si Cyrus upang salubungin siya, at pagkatapos ay tuwang-tuwang tinanong ang doktor, "Doktor, kumusta ang aking kasintahan?" "Mr. De La Cruz, huwag kang mag-alala, wala naman sa panganib si Miss Suarez sa ngayon. Nakoma lang siya. Tinatayang madyay gising siya sa loob ng isang oras." Sagot ng doktor. Matapos marinig ang mga salita ng doktor, tila lumuwag ang ekspresyon ni Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong siya sa mahinang boses, "Doktor, bakit biglang nahimite ang aking kasintahan? Ano ang nangyayari?" Tumingin ang doktor kay Cyrus at nag-alinlangan saglit. Pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mr. De La Cruz, nakakainis magsalita dito, kung hindi, pumunta ka sa opisina ko at makipag-usap. Ayos ito." Tumango si Cyrus, pagkatapos ay direktang sumunod sa doktor sa opisina. Sinundan ni Marites si Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. "Doktor, ano pong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Cyrus sa doktor. Tiningnan ng doktor si Cyrus ng taas-baba at mahinang sinabi, "Mr. De La Cruz, hindi ko alam kung hindi mo alam na nasira ang memorya ng girlfriend mo." "Alam ko ito." Tumango si Cyrus. "Dahil alam mo ang sitwasyon, madali itong hawakan. Inaasahan ko na naalis na ni Miss Suarez ang ilan sa kanyang mga alaala. Ngunit sa panahon ng operasyon, ang mga inalis na alaala ay hindi partikular na kumpleto na humantong sa alaala ni Miss Suarez. Maaaring may mga bagay siyang naaalala. Paminsan-minsan. Ngunit ang mga alaalang ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanyang utak. Kung ito ay banayad, maaari itong maging sanhi ng sakit ng ulo, at kung ito ay seryoso, ito ay malamang na siya ay direktang himatayin." Tumingin ang doktor kay Cyrus at sinabing. At nanlamig si Cyrus sa kinatatayuan matapos marinig ang mga salita ng doktor. "Kung ganoon, may paraan ba ang doktor para gamutin ang sitwasyon ng girlfriend ko ngayon?" Nag-alinlangan sandali si Cyrus at saka nagtanong. "Kung gusto mong gamutin ang sitwasyong ito, ang pinakadirektang paraan ay hayaang maibalik ni Miss Soo ang kanyang memorya. Ngunit ayon sa kasalukuyang antas ng medikal, napakasimpleng tulungan ng isang tao na alisin ang memorya, ngunit imposibleng maibalik ang memorya.
Kung tutuusin, walang paraan para makabawi sa ganitong klase ng trauma. Tumingin ang doktor kay Cyrus at dahan-dahang sinabi. Kung gayon, walang ibang paraan. Mabilis na tanong ni Cyrus. Sa katunayan, mayroong isang paraan upang gamutin ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumingala ang doktor kay Cyrus at sinabing, "Any solution?" Tanong ni Cyrus. Kabanata 1086. Reincarnation Pill. Mr. De La Cruz, ganito ang sitwasyon ngayon. Bakit medyo nakakabawi ng alaala si Miss Suarez? Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ay nakipag-ugnayan siya sa mga tao at bagay sa nakaraan na magiging sanhi ng paggising ng kanyang utak. Bahagi ng alaala. Gisingin mo ang mga alaalang ito. Kung gayon si Miss Suarez ay maaaring walang ganoong sitwasyon, at pagkatapos ng ilang taon, ganap na aalisin ni Miss Suarez ang mga nakaraang alaala, at makakabalik na siya sa normal. Dahan-dahang sabi ng doktor. Matapos marinig ang mga salita ng doktor, naunawaan din ni Cyrus ang ibig sabihin ng doktor at blankong sinabi. Ibig sabihin kung hindi ako lilito sa kanyang buhay, ang mga taong nakilala niya noon ay hindi rin lilito sa kanya. Sa kanyang buhay, siya ay hindi siya nasa ganoong sitwasyon, hindi ba? Ganun ba? Bahagyang tumango ang doktor. Then what will happen if my girlfriend continues like this? Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Kapag nagseryoso na, malamang na maging gulay na si Misu. Sa bagay, matagal nang hindi matatanggap ng utak niya ang mga ganoong alaala. Sagot ng doktor sa seryosong tono. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ng doktor, ang buong tao ay nahulog sa isang estado ng pagbagsak, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil akala niya noong una ay hindi na niya kakailanganing maghiwalay muli ni Margo, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Kung gayon ang doktor ay walang ibang gagawin. Tanong ni Marites na nakakunot ang noo. Walang dapat na solusyon ngayon, pero baka may solusyon sa loob ng ilang taon. Bahagyang umiling ang doktor. At tumingin si Marites sa doktor at tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, ang doktor na ito ang pinaka-autoridad na doktor sa utak sa bansa. Kapag sinabi ng taong ito na walang paraan, maaaring wala ng paraan. Nakita ko. Sagot ni Cyrus sa doktor na may blankong ekspresyon at pagkatapos ay naglakad palabas ng opisina na walang laman ang mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Cyrus sa ward ni Margo. Cyrus. Sa oras na ito, nagising si Margo at pagkatapos makita si Cyrus, nagmamadali siyang sumigaw. Pagkatapos lang na ayusin ni Cyrus ang kanyang emosyon, pumasok siya sa ward at nakangiting sinabi. Margo, gising ka na ba? Ngayon mo lang talaga ako tinakat. Anong nangyari sa akin ngayon lang? Tanong ni Margo kay Cyrus na may ilang pagdududa. Ngayon ka lang nakoma at dinala kita sa ospital. Sagot ni Cyrus. May sinabi ba ang doktor? Bakit ako nakoma? Tumingin si Margo kay Cyrus at nagtanong. Sinabi ng doktor na nakome ka dahil sa sobrang trabaho mo kamakailan, kaya dapat mong bigyang pansin ang pagpapahinga sa hinaharap at hindi ka dapat magpuyat. Casual na gumawa ng dahilan si Cyrus. Kaya nga, medyo naging busy ang kumpanya ko kamakailan. Tumingin si Margo kay Cyrus at tumango, pagkatapos ay nagpatuloy. Cyrus, alam mo ba? Kanina lang ako na naginip. Anong panaginip? Tila walang isip na tanong ni Cyrus. Nanaginip ako na ikaw talaga ang fiance ko, at ang mga magulang ko talaga ang dalawang taong dinala mo sa akin noong araw na iyon. Lahat ng tao sa aming pamilya ay tumingin sa iyo, ngunit pagkatapos ay sinampal mo ang lahat sa mukha.
kaya ang ilan ay malabo. Ngunit pinangarap ko talaga lahat ng sinabi mo sa panaginip ko. Masayang sabi ni Margo kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Margo, hindi maiwasan ni Cyrus na manginig ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay hindi panaginip sa lahat, ngunit mga bagay na talagang umiiral. Margo, sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga sandali, dapat kang magpahinga ng mabuti at itigil ang pag-iisip tungkol dito. Inabot ni Cyrus at hinawakan ang maliit na ulo ni Margo at mahinang sinabi. Lahat tama. Saglit na nag-alinlangan si Margo, pagkatapos ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Huminga ng malalim si Cyrus at lumabas ng ward. Pagkaalis ng ward, si Cyrus ay nakaupong mag-isa sa bench. Alam niya sa kanyang puso na siya talaga ang dahilan ng pagkakoma ni Margo, at habang tumatagal si Margo ay nakikipag-ugnayan sa kanya, mas malamang na ang sitwasyon ni Margo ay maging higit pa sa mata. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay ang hayaan si Cyrus na umalis sa Margo. Kaya lang, si Cyrus ay gumugol ng labis na pagsisikap upang mahanap si Margo, at ang dalawa ay muling magkasama, ngunit ang sitwasyon ay naging ganito. Hindi alam ni Cyrus kung paano pumili. Master de la Cruz, okay lang ba si Miss Soo? Sa sandaling ito, si Richard at Alexa ay nagmamadaling pumunta sa tabi ni Cyrus at nag-aalalang nagtanong kay Cyrus. Wala. Marahang umiling si Cyrus. Master de la Cruz, anong nangyari kay Miss Suarez? Bakit siya nawala ng malay? Tanong ni Alexa na nakakunot ang noo. Inangat ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Alexa, ngunit hindi nagsalita dahil pakiramdam niya ay walang silbi na sabihin kay Alexa ang mga bagay na ito. Master de la Cruz, may kilala akong napakalakas na doktor. Ang lolo ko ay isang alchemist mismo, kaya nakipag-ugnayan ako sa kanila. Kung makatagpo ka ng anumang mahihirap na problema, maaari mong sabihin sa akin at tutulungan kitang makahanap ng solusyon. Mabilis na nagpaliwanag si Alexa kay Cyrus. Oo, Young Master de la Cruz, alam ni Alexa ang maraming makapangyarihang doktor at ang mga doktor na ito ay hindi mahahanap ng mga anatomical na tao. Sinundan ito ni Richard. At dahan-dahang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Alexa, at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag kay Alexa ang sitwasyon ni Margo. Matapos malaman ni Alexa ang partikular na sitwasyon ni Margo, kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinimulang tawagan ang kanyang lolo. Walang gaanong pag-asa si Cyrus para kay Alexa. Kung tutuusin, naramdaman niyang kahit na ang pinakamahuhusay na doktor sa bansa ay hindi kayang lutusin ang problemang ito. Anong solusyon ang maiisip ni Alexa? Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Alexa sa tabi ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Master de la Cruz, sinabi ko sa aking lolo ang tungkol sa sitwasyon ni Miss Soo. At sinabi ng aking lolo na may isang paraan lamang upang pagalingin si Miss Soo. At tumulong. Bawiin ni Miss Soo ang kanyang alaala. Any solution? Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Alexa, bigla siyang tumayo at nagtanong na may napakasabik na ekspresyon. Ang pamamaraang ito ay talagang napakasimple. Young Master de la Cruz, kailangan mo lang maghanap ng taong makakagawa ng samsara pill at hayaan siyang gumawa ng samsara pill para kay Miss Soo. Nakangiting sabi ni Alexa. Reincarnation Dan. Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Tama, ang samsara pill ay isang napakamahiwagang tableta. At ang pinakamahalagang epekto ay pinapayagan nito ang mga taong nawala ang kanilang mga alaala na mabawi ang kanilang mga alaala. Tumingin si Alexa kay Cyrus at nagpaliwanag. Okay lang ba ang ganitong sitwasyon sa girlfriend ko? Excited na tanong ni Cyrus.
Siyempre, napakalakas pa rin ang epekto ng Samsara Pill. Hindi lang ito makakatulong kay Miss So na mabawi ang kanyang memorya, kundi maayos din ang pinsala sa utak na dulot ng operasyon ni Miss So. Sinabi ni Alexa nang may katiyakan. Kabanata 1087. Sabihin ng direkta magkano ang halaga. Matapos marinig ang mga salita ni Alexa, si Cyrus ay tila nakakita muli ng pag-asa. At mabilis na kinaladkad si Alexa at nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung ano ang maaaring gawin ng Samsara Pill, maaari bang gumawa ng ganitong uri ng gamot ang iyong lolo? Hindi kaya ng lolo ko. Dahan-daang umiling si Alexa at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang Reincarnation Pill ay ang pinakamahusay na tableta, hindi sapat ang kakayahan ng aking lolo, ngunit alam ko na ang isang tao ay dapat na makapagpino ng ganitong uri ng tableta. WHO. Nagmamadaling tanong ni Cyrus. Ang taong ito ay si Master De La Cruz, ang iyong Panginoon na si Kenny. Nakangiting sumagot si Alexa at pagkatapos ay nagpatuloy. Si Sunny ay hindi lamang isang martial arts master. Ngunit siya rin ay isang alchemy master, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay pangalawa sa buong China, kaya sa tingin ko Master De La Cruz, hinayaan mo pinuhin ito ni Sunny. Dapat walang problema sa Samsara Pill. Napakakapangyarihan ng matanda. Habang mas maraming nalalaman si Cyrus tungkol kay Kenny, mas naramdaman niyang medyo hindi kapanipaniwala si Kenny. Hindi lang makapangyarihan ang kanyang kung fu, alam pa niya kung ano ang alchemy. Ngunit pagkatapos ay naisip ito ni Cyrus at ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, binigyan ni Kenny si Cyrus ng isang kwentsyang pill na direktang nagpabago sa physical fitness ni Cyrus at naging isang entry level na mandirigma si Cyrus mula sa isang ordinaryong tao. Okay, Alexa, mag-book ka ng plane ticket para sa akin papuntang Solbury City. Para sa flight ngayong gabi, pauwiin ko muna si Margo at pagkatapos ay pumunta sa matanda. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mahinang sinabi ni Cyrus kay Alexa. Master De La Cruz, kung hindi, babalik ako sa iyo. Tumingin si Richard kay Cyrus at sinabi. Hindi, manatili kayong dalawa dito para pangalagaan ang kaligtasan ni Margo. Nag-aalala ako na may aatake sa kanya sa panahong ito. Ang sitwasyon sa Bihang City ay hindi masyadong malinaw ngayon, kaya naisip ni Cyrus na mas mabuting hayaang protektahan nina Richard at Alexa si Margo. Lahat tama. Tumingin si Richard kay Cyrus at tumango. Mahigit alas 8 ng gabi. Pinauwi ni Cyrus si Margo at ipinaliwanag na maaring kailanganin niyang umalis sandali sa Bihang City dahil sa ilang bagay. Pumayag si Margo nang hindi nagtatanong ng sobra. Matapos makita si Margo na pauwi, direktang sumakay ng taxi si Cyrus at pumunta sa airport sa Bihang City, naghahanda na magmadaling bumalik sa Solbury City magdamag. Ang Bihang City ay hindi malapit sa Solbury City at si Cyrus ay hindi bumaba ng eroplano hanggang alas 7 ng umaga kinabukasan. Pagkababa ng eroplano, hindi pinili ni Cyrus na magpahinga, ngunit dumiretso siya sa bahay ni Kenny. Kung tutuusin, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lutusin ang problema ni Margo. Nang dumaan sa isang tindahan ng prutas, sinadya ni Cyrus na bumili ng ilang prutas. Tutal, humingi rin siya ng iba sa pagkakataong ito, kaya naramdaman ni Cyrus na hindi magandang pumunta ng walang dala. Matapos makapasok sa looban ng bahay ni Kenny, nakita ni Cyrus na si Kenny ay nakaupo pa rin mag-isa sa isang upuan at nababanat sa araw tulad ng dati, habang ang unggoy na si Dali ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Kenny. Matapos makita si Cyrus, dali-daling umakyat si Dali nang may ngiti at kinuha ang lahat ng saging sa basket ng prutas ni Cyrus. Wala sa mood si Cyrus na alagaan siya, ngumiti siya sa tabi ni Kenny, at sinabing, Guro, matagal nang hindi nagkikita. Alam mo pa kung paano bumalik at makita ako.
hindi man lang tumingin si Kenny kay Cyrus, at walang ekspresyon na sumagot. Master, ano ang pinagsasabi mo? Kahit anong mangyari, ikaw din ang aking Panginoon. Sabi nga sa kasabihan, isang araw ay isang guro at isang panghabang buhay na ama. Ikaw ang aking ama. Ngayong may oras na ako sa wakas, darating ako. Para makita ka agad. Tumingin si Cyrus kay Kenny at ngumiti. Pagkatapos ay inilabas ang lahat ng mga Reg along binili niya. Ipinakita ang kanyang mga ngipin at sinabing, Guro, tingnan mo, ito ang black bean powder na espesyal na binili ko para sa iyo, para mapangalagaan ang mga bato at ang protina na ito. Powder, calcium supplement, at nga pala, itong red jujube powder. Okay, don't act here with me. Kung may sasabihin ka, bilisan mo magsalita. Wala ako sa mood makinig sa mga kalokohan mo. Walang magawa si Kenny sa mga salita ni Cyrus. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus at pagkatapos ay sinabi niya ng nakangiti. Guro, sa katunayan, wala akong anumang malaking negosyo dito sa oras na ito, gusto ko lang nabigyan mo ako ng kaunting pabor. Bahagyang tumingin si Kenny kay Cyrus, ngunit hindi nagsalita. Medyo busy lang talaga. Paliwanag ni Cyrus na may konsensya. Anong pinagkakaabalahan mo? Tanong ni Kenny. Gusto kong tulungan mo akong pinuhin ang isang reincarnation pill. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sinabi. Let's go. I can't help you with this. Alisin mo lahat ng protein powder mo at black bean powder nga pala. Hindi ko kailangan. Tumanggi si Kenny nang walang pag-aalinlangan. Master, huwag kang masyadong malupit. Master at apprentice din tayong dalawa. Hindi mo ba ako tutulungan sa maliit na bagay na ito? Walang magawang sigaw ni Cyrus. Hindi ito maliit na gawain. Ang proseso ng pagpino ng samsara pill ay napakakomplikado at nangangailangan ito ng maraming enerhiya. Hindi kita tutulungan, marahan na umiling si Kenny. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay maaari mong pinuhin ang reincarnation pill, tama ba? Tuwang-tuwa si Cyrus nang marinig niyang sinabi ito ni Kenny. Kung tutuusin, hanggat kayang pinuhin ni Kenny ang samsara pill, ito ay mabuti. Hindi ko sinabi na. Direktang umiling si Kenny. Okay, don't act here with me. Just tell me how much you have and how much you want. Alam ni Cyrus ang routine ni Kenny. Kung hindi niya bibigyan ng kaunting benepisyo si Kenny, hindi makakatulong si Kenny. Hindi kita tutulungan kahit magkano. Umiling muli si Kenny. Matanda, napakawalang puso mo ba? Ang reincarnation pill na ito ay ginagamit ko upang iligtas ang mga tao, at ito ay may kaugnayan din sa aking kaligayahan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Maaari mo ba akong tulungan? Basta tulungan mo ako sa pagkakataong ito, ikaw hayaan mo akong gawin ang gagawin ko, okay? Tuwang-tuwang sigaw ni Cyrus kay Kenny. Ano ang kinalaman ng kaligayahan mo sa akin? Hindi naman kita tutulungan, humanap ka ng iba. Sabi ni Kenny na walang ekspresyon ang mukha. Tumingin si Cyrus kay Kenny at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Okay, matandang lalaki, dahil napakalupit mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi matuwid. Mula ngayon, basta dahil hindi ka sumasang-ayon sa akin. Pagkatapos ay mabubuhay ako sa iyo sa lahat ng oras, araw-araw kitang ginugulo para maging marumi ka, gusto kong makita kung sino sa atin ang hindi unang makatiis. Sumulyap si Kenny kay Cyrus nang walang magawa nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, bakit gusto mo si Samsara Dan? Nang makitang nagbago ang ugali ni Kenny, mabilis na sinabi ni Cyrus kay Kenny ang tungkol sa mga gawain ni Margo. Kabanata 1088. Ang mundo ng mga mandirigma.
at pagkatapos malaman ni Kenny kung ano ang nangyayari, mahina siyang bomb antong hininga. Dahil nandito ka para sa iyong kasintahan, halos hindi na kita matutulungan sa pagkakataong ito, ngunit ang pagpino sa gamot na tableta ay aabutin mo. Magkano? Walang magawang tanong ni Cyrus. 5 bilyon. Direktang itinuro ni Kenny ang 5 daliri kay Cyrus. Agad na bumagsak si Cyrus nang makita niya si Kenny, nakatitig sa kanyang mga mata at sumisigaw, "Matanda, medyo maitim ka ba? Gusto mo ba akong 500 milyon para sa isang tableta? Kung sa tingin mo mahal, makakahanap ka ng iba." Tumingin si Kenny kay Cyrus at mahinang sinabi, "Tayong dalawa ay teacher at apprentice pa rin, at nakikita ko na ang dami mong binili para sa iyo, para bigyan mo ako ng discount." Walang magawang sabi ni Cyrus. "Walang discount." Umiling si Kenny. "Okay lang ba ang 30 million? Tumingin si Cyrus kay Kenny at nagtanong, "Kung ganoon ay manatili ka na lamang dito." Walang imik na sabi ni Kenny. "Huwag." Nagmamadaling inabot ni Cyrus ang kanyang kamay para pigilan si Kenny. At saka ngumiti, "Okay, kung sasabihin mong 500 milyon, 500 milyon iyon, basta't matutulungan mo akong pinuhin itong gamot na tableta." "Hintayin mo ako dito." Tumayo si Kenny at tumakbo papasok sa bahay matapos makita ang pangako ni Cyrus. Tumingin si Cyrus sa likod ni Kenny. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Dahil sa kanyang mga mata, ang mga taong tulad ni Kenny ay walang anumang nararamdaman maliban sa pera, at kailangan niyang magsalita tungkol sa pera anuman ang mangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, inabot ni Kenny kay Cyrus ang isang note. Pagkatapos kunin ni Cyrus ang note, tiningnan niya ito ng seryoso at nakitang kapareho ito ng huling beses na hiniling ni Kenny kay Cyrus na kunin ang mga materyales para sa quenching pill. Lahat ng pangalan ng mga gamot na materyales ay nakasulat dito. Ngunit sa pagkakataong ito mayroong higit pang mga uri ng mga panggamot na materyales, at lahat ng mga ito ay panggamot na materyales na higit sa 1,000 taong gulang. "Anong ibig mong sabihin?" Tiningnan ni Cyrus ang note sa kanyang kamay at tinanong si Kenny na may nagtatakang ekspresyon. "Ito ang panggamot na material na kailangan upang pinuhin ang samsara pill. Pumunta at kolektahin ang mga panggamot na materyales na ito at pagkatapos ay bumalik sa akin." Mahinang sabi ni Kenny kay Cyrus. "Matanda, niloloko mo ba ako? Ang kailangan mo lang ay 1,000 taon ng mga materyales na panggamot. Paano ka makakahanap ng 1,000 taon ng mga materyales na panggamot?" Walang imik na sigaw ni Cyrus kay Kenny. Matapos ang huling koleksyon ng mga panggamot na materyales, alam na ni Cyrus ang kahalagahan ng 1,000 taong gulang na mga materyales sa gamot. Ang ganitong bagay ay mahirap bilhin kahit na may pera ka. May address sa note. Magkakaroon ng martial artist exchange meeting sa lalong madaling panahon. Magdadala ako sa iyo ng ilang ordinaryong medicinal pill. At pagkatapos ay maaari mong palitan ang mga medicinal pill na ito para sa mga gamot na kailangan mo. Ngunit hindi mo maaaring ipaalam sa iba ang iyong relasyon sa akin, at hindi nila masasabi na binigyan kita ng mga tabletang ito. Inabot ni Kenny kay Cyrus ang 1 bote ng porselana habang nagsasalita. Binuksan ni Cyrus ang bote ng porselana at tiningnan, at nakitang may halos 50 tableta sa loob nito. Maaari bang ipagpalit ang mga halamang gamot na ito sa 1,000 taong gulang na mga panggamot na materyales? Tanong ni Cyrus na may pagdududa. "Siyempre." Bahagyang tumango si Kenny, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang mga halamang gamot kong ito ay mabilis na makapagpapahusay sa lakas ng martial artist. At kahit na ang 1,000 taong gulang na mga materyales na panggamot ay mahalaga, ang martial artist ay walang paraan upang masipsip ang mga ito, kaya kumpara. Sa pamamagitan ng mga halamang gamot na ito,
ang mga panggamot na materyales ng 1,000 taong gulang ay hindi maaaring makuha. Walang halaga. Kung ganoon, bakit hindi mo ako hayaang sabihin sa iba ang tungkol sa relasyon nating dalawa? Naguguluhang tanong ni Cyrus. Kung ipaalam ko sa mga tagalabas na si Kenny ay nakahanap ng 1 hanggal na disipulong tulad mo, mapapahiya ako. Si Kenny ay hindi nagbigay ng kahit anong mukha kay Cyrus at direktang sumagot. Natahimik si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Kenny. Pagtingin kay Kenny sa harap niya, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Okay, then I'll try my luck somewhere. Paano kung hindi ko mahanap itong mga medicinal materials? Tumingin si Cyrus kay Kenny at nagtanong. Kung hindi mo mahanap ang mga panggamot na materyales na ito sa Warrior Exchange Conference. Pagkatapos ay maaari kang pumunta sa Misty Valley, kung saan makikita mo ang lahat ng mga gamot na kailangan mo. Sagot ni Kenny. Nasaan ang Misty Valley? Natigilan sandali si Cyrus at nagtanong. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng Misty Valley. Ngunit maaari mong makilala ang mga tao ng Misty Valley sa Warrior Exchange Conference at pagkatapos ay maaari mong sundan ang mga tao ng Misty Valley upang mahanap ang Misty Valley. Mabagal na sabi ni Kenny. Katulad din ng sinabi mo. Hindi nakaimik si Cyrus nang tumingin siya kay Kenny. Nga pala, kamusta ang practice mo ng monkey style? Tumingin si Kenny kay Cyrus at nagtanong. Ito na ang huling galaw. Sagot ni Cyrus. Ang bilis naman tanggapin. Parang hindi mo dapat isuko ang practice mo sa ganitong oras. Tumango si Kenny bilang kasiyahan. Matanda, sa katunayan, hindi ko naiintindihan kung ano ang agwat sa pagitan ng mga mandirigma at ordinaryong tao. Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Kenny. Wala talagang pinagkaiba ang isang mandirigma at isang ordinaryong tao. Ang isang mandirigma ay isang ordinaryong tao lamang na kayang pasiglahin ang kapangyarihan sa kanyang katawan hanggang sa pinakamalaki. Kapag naging mandirigma ka mula sa isang ordinaryong tao, maaari mong gamitin ang iyong katawan. Ang chi sa loob nito ay magpapalaki ng iyong pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Mabagal na paliwanag ni Kenny. Gas. Sumimangot si Cyrus, at saka bomb ulong, kung gayon isa na akong martial artist ngayon, bakit hindi ko magamit ang chi sa aking katawan? Iyon ay dahil hindi ka marunong gumamit ng chi. Inabot ni Kenny kay Cyrus ang 1 libro habang nagsasalita. Kinuha ni Cyrus ang libro at sinulyapan ito, at may 3 salitang Tian Dao Ju na nakasulat dito. Ano ito? Tumingin si Cyrus kay Kenny at nagtanong. Ito ang paraan ng paggamit ng chi. Sa hinaharap, maaari mong gamitin ang hininga sa iyong sariling katawan ayon sa mga tagubilin sa itaas kapag may oras ka. Pagkatapos mong maging bihasa sa pagkontrol ng hininga, maaari mong matutunang iimbak ang hininga. Tumigil sandali si Kenny, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagpatuloy. Sa normal na mga pangyayari, ang mga mandirigma ay nahahati sa 9 antas. Mula sa unang yugto ng mandirigma hanggang sa 9 na yugto ng mandirigma. Ang unang yugto ng mandirigma ay ang pinakamahina at ang 9 na yugto ng mandirigma ang pinakamalakas na nagpapakilala sa lakas ng mandirigma. Ang pinakamadaling paraan ay upang makita kung gaano karaming hininga ang maiimbak mo sa iyong katawan. So ito ah. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumingin kay Kenny at nagtanong. Lahat sila ay nagsasabi na ikaw ay isang martial arts master, kaya anong rank ka? Ang isang mandirigma sa itaas ng 9 na ranggo ay isang master, at ang isang master ay isang master. Tumingin si Kenny kay Cyrus at sumagot. So you are so good. Saka alam mo ba kung anong rank ko ngayon? Tanong ni Cyrus na nagngangalit ang mga ngipin.
Kabanata 1089. Yuankang City. Hindi ko alam, bagamat may hininga ka sa katawan mo ngayon, pero dahil hindi ka marunong gumamit ng chi, hindi ko matiyak kung anong ranggo mo. Marahan na umiling si Kenny. Pagkatapos ay kumuha ng 3 medicinal pill at ibinigay kay Cyrus. At mahinang sinabi. Kapareho ito ng huling pagkakataon, ang 3 medicinal pill na ito ay maaaring magpapataas ng iyong lakas sa pakikipaglaban sa isang mataas na antas ng martial arts sa isang maikling panahon. Sa antas ng tao, ang tagal ay humigit kumulang 1 oras, kung makatagpo ka ng anumang panganib at gamitin ito, maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Mabuting bagay iyan. Si Cyrus ay interesado pa rin sa pill na ibinigay sa kanya ni Kenny, at tinanggap ito ng nakangiti. Sa huling beses na ginamit ni Cyrus ang tabletang ito ng gamot, talagang napakabisa nito. Okay, I've already told you what I have to explain. The Martial Artist Exchange Conference is not peaceful. Basically every year, may mga pumapasok at umaalis na walang balik. Mag-ingat ka. Tumingin si Kenny kay Cyrus at sinabi. Nakikita ko, salamat. Tumingin si Cyrus kay Kenny at ngumiti, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng bakuran. Tumingin si Kenny sa nawawalang likod ni Cyrus, huminga ng mahina, at pinaikit ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang iniisip niya. Noong una, hindi masyadong interesado si Cyrus sa ganitong uri ng pagtitipon ng martial artist. Kung tutuusin, gusto lang niyang magkaroon ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili kapag kinuha niya si Kenny bilang kanyang guro. Ngunit sa pagkakataong ito ay kinasangkutan nito si Margo, kaya kahit na si Cyrus ay alam ito. Maaring may panganib at handa siyang tingnan. Ang Martial Artist Exchange Conference ay ginanap sa isang lugar na tinatawag na Yuankang City. Ang Yuankang City ay 108,000 milya ang layo mula sa Solbury City, kaya walang alam si Cyrus tungkol sa sitwasyon doon. Ngunit sinabi ni Jonathan na ang Huading Group ay mayroon ding sangay sa Yuankang City. Gusto ni Jonathan na tanggapin ang namamahala sa Yuankang City si Cyrus, ngunit tumanggi si Cyrus. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Cyrus upang mangolekta ng ilang mga panggamot na materyales sa pagkakataong ito. Naramdaman ni Cyrus na hindi na kailangang istorbohin ang napakaraming tao. Mas mabuting panatilihing mahinahon, kung hindi, baka makatagpo siya ng ilang panganib. Alas 9 ng umaga kinabukasan. Sa wakas ay nakarating si Cyrus sa Yuankang City at naglakad palabas ng Yuankang City Airport ng mag-isa. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya ng Yuankang City at ng Bihang City, Solbury City. Mukhang hindi masyadong maunlad at napakataas ng temperatura. Sa pangkalahatan, ang mga cool at sexy na babae ay makikita sa lahat ng dako. Ito rin ay isang benepisyo para sa mga taong iyon. Pagkatapos maglakad palabas ng airport, kinuha ni Cyrus ang note na ibinigay sa kanya ni Kenny, ngunit nalaman ni Cyrus na ang lugar na sinulat ni Kenny ay 1 manor lamang. Nagtanong si Cyrus sa ilang mga driver at walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng manor na ito. Kung tutuusin, ito ay isang pagtitipon sa pagitan ng mga mandirigma at normal para sa mga ordinaryong tao na hindi alam. Nang nalilito si Cyrus, bigla niyang nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na dumaan sa kanya. Agad na naramdaman ni Cyrus na ang hininga ng taong ito ay hindi tama, dahil kung ito ay isang ordinaryong tao, talagang imposibleng magkaroon ng ganoon kalakas na hininga. Kaya naramdaman ni Cyrus na ang taong ito ay dapat na isang mandirigma. At isang mandirigma ang biglang dumating sa Yuankang City at tumingin siya sa pagmamadali na nangangahulugang ang kabilang partido ay malamang na pumunta sa Warrior Party. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali si Cyrus, nagpa siya siyang sumunod sa likod ng mandirigma upang mahanap ni Cyrus ang tiyak na lokasyon ng party. Pagkatapos magdesisyon ni Cyrus,
Nagsimula siyang maingat na sumunod sa likod ng nasa katanghali ang gulang na lalaki. Ngunit pagkatapos maglakad ng halos 2 kilometro, biglang huminto ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at walang ekspresyong tumingin kay Cyrus. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay tila medyo nahihiya, at tumalikod siya at naghanda na umalis, na nagpapanggap na wala siyang alam. Tumigil ka! Ngunit sa sandaling ito, biglang sinigawan ng nasa katanghali ang gulang si Cyrus. Si Cyrus ay nag-aatubili na huminto, at pagkatapos ay tinanong ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may ngiti. Ano ang problema mo? Yan ang dapat kong itanong sa'yo. Malamig na sumagot ang nasa katanghali ang lalaki kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Akong sinusundan, ano ang iyong pakay? Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghali ang gulang na lalaki pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, kung tama ang hula ko, dapat martial artist ka rin, di ba? Ikaw ba ay isang mandirigma? Agad na naunawaan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang ibig sabihin ni Cyrus at direktang nagtanong. Hindi ako dapat ituring na isang martial artist, ngunit sasali ako sa martial artist exchange meeting sa pagkakataong ito para mangalap ng ilang medicinal materials. Bagamat alam ko ang lokasyon ng martial artist exchange meeting, hindi ko alam kung paano go, kaya sinusundan kita. Behind. Tumingin si Cyrus sa nasa katanghali ang lalaki sa kanyang harapan at nagpaliwanag. Hindi ka martial artist, hindi ka makakapasok sa martial arts gathering. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay direktang tumugon kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Huwag mo akong sundan. Basta madala mo ako doon, may ibibigay akong reward. Nang makita ni Cyrus na tila gustong umalis ng nasa katanghali ang gulang, nagmamadali siyang sumigaw. Bigyan mo ako ng kaunting bayad. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay hindi maiwasang matigilan sandali, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at mahinang sinabi, ano ang maibibigay mo sa akin? Pera. Sa mga mata ni Cyrus, parang walang hindi kayang gawin sa pera. Ngunit ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay hindi napigil ang mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Binata, napakawalang muwang mo, ang ating mga mandirigma ay hindi magkukulang sa pera, kung mayroon kang mga gamot na table tas ay maaari kong isaalang-alang ang mga bagay-bagay. Parang mga halamang gamot. Pill. Agad na nag-react si Cyrus pagkatapos marinig ang mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, at agad na nagsabi. Mayroon akong medicinal pill. Totoo. Nang marinig ng nasa katanghali ang lalaki ang mga salita ni Cyrus, agad na nagbago ang kanyang mga mata. Niayaw ni Cyrus na kumuha ng elixir mula sa kanyang damit at iniabot ito sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, pagkatapos ay mahinang sinabi, ano ang pakiramdam mo sa elixir na ito? Ininom ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang tableta ng gamot. Pagkatapos ay inilagay ito sa harap ng kanyang ilong at inamoy ito. At pagkatapos ay isang flash ng Penonibic ang sumilay sa kanyang mga mata, tumingin kay Cyrus at sinabing, binata, ito ay isang mataas na kalidad. Tableta ng gamot, saan mo ito nakuha? Halika! Ilan sa mga tabletang ito ng gamot ang nasa iyong kamay, maaari mo itong ibenta sa akin, gaano man kalaki ang pera mo. I'm sorry, hindi ako nagkukulang sa pera, basta isama mo ako sa Warrior Exchange Meeting, bibigyan kita ng konti kung maganda ang mood ko. Mahinang sabi ni Cyrus. Sige, ihahatid na kita dyan. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghali ang gulang na lalaki nang tumingin siya kay Cyrus. Ngunit mabilis niya itong tinapon, at pagkatapos ay nagkusa na pangunahan si Cyrus.
Ngayon lang nalaman ni Cyrus na ang medicinal pill na ibinigay ni Kenny sa kanya ay napakahalaga na kaya nitong pasunurin siya ng isang martial artist. Kabanata 1090. Napakaliit ba ng mundong ito? Sa proseso ng pakikipag-ugnayan, alam ni Cyrus na ang nasa katanghali ang lalaki na ito ay tinatawag na Benedict Wan. Na ipinanganak sa isang martial arts family, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pamilya Wan ay naging isang maliit na pamilya, lahat ay umaasa kay Benedict upang panatilihin itong mag-isa. At ang lakas ni Benedict ay ang pangalawang ranggo ng mga mandirigma na karaniwang pinakamahina sa mga mandirigma. Pumunta siya rito sa pagkakataong ito upang mangolekta ng ilang medicinal pill at maghanda para pahusayin ang kanyang lakas. Ang elixir na binigay ni Cyrus sa kanya ngayon ay nagkataon na ang elixir na pinakakailangan ni Benedict ngayon. Walang masyadong alam si Cyrus tungkol sa mga medicinal pill. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumingin siya kay Benedict at nagtanong, "Bihira ba ang medicinal pill na ibinigay ko sa iyo?" "Siyempre bihira lang." Mabilis na tumango si Benedict at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang mga eksperto sa alchemy sa lipunang ito ay halos wala na ngayon at karamihan sa mga gamot na table tas ay nasa kamay ng pamilya ng martial arts. Ang mga gamot na maaaring makuha ng mga ordinaryong mandirigma na tulad natin ay ilan lamang. Sa pinakamababang grade na table tas ng gamot, ngunit ang gamot na pill na ibinigay mo sa akin ay dapat ituring na pinakamataas na grado, kaya ito ay dapat na napakahalaga. So ito ah. Bahagyang tumango si Cyrus at walang sinabi. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga medicinal pill ay dahil sa dalawang dahilan. Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga paraan ng pagdadalisay ng mga tabletang panggamot ay nawala. Kaya karamihan sa mga tabletang panggamot ay hindi maaaring pinuhin. At ang mga tabletang panggamot ay nagiging mas at higit na mahalaga sa mga mata ng mga mandirigma. Kaya naman tiwala si Kenny sa kanyang ang dahilan kung bakit ang mga halamang gamot na ito ay makakatulong kay Cyrus na ipagpalit ang mga panggamot na materyales na kailangan ni Cyrus. Nga pala, narinig ko na sa pagkakataong ito si Misty Valley at ang pamilya ng Sun ay dapat na parehong pumunta dito. Tumingin si Benedict kay Cyrus at nagpatuloy. Ang Misty Valley. Agad na naging interesado si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Benedict. Marahil ay hindi mo pa alam. Ang Misty Valley ang may pinakamaraming panggamot na materyales sa China. Sa pangkalahatan, maraming mahahalagang materyales sa gamot ang nagmumula sa Misty Valley. At ang Sun Family ang pinakamalaking pamilya ng alchemy sa China, karaniwang 90%. Lahat ng mga gamot na table tas ay mula sa pamilyang Sun, sa pagkakataong ito ay lumitaw ang parehong mga pamilya, sa tingin ko ay tiyak na maraming medicinal pill ang lalabas. Ngumiti si Benedict kay Cyrus at sinabing, "So ito ah." Tumingin si Cyrus kay Benedict at bahagyang tumango, pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Sinabi ni Kenny kay Cyrus ang tungkol sa Misty Valley. Kaya alam ni Cyrus sa kanyang puso na kung hindi niya mahanap ang mga gamot na kailangan niya sa Warrior Exchange Meeting, may lalagay lang niya ang kanyang pag-asa sa Misty Valley. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay huminto si Benedict sa harap ng isang manor, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Cyrus, "Kuya, dito ginaganap ang Warrior Exchange Meeting." Walang kamalay-malay na sumulyap si Cyrus sa pintuan ng manor at nakitang may dalawang malalakas na lalaki na nakatayo sa pintuan. Ang dalawang malalakas na lalaking ito ay dapat na lahat ay mandirigma. Sa pagkakataong ito, si Cyrus sa Yuan Kang City ay isang eye-opener. Kung tutuusin, noong siya ay nasa Solbury City, si Cyrus ay hindi man lang nakakita ng ilang mga mandirigma, ngunit halos lahat ng lugar dito ay makikita siya. Mababang kapatid,
Maaari kong ipaalala sa iyo na ang manor na ito ay pag-aari ng pamilya Wen sa Yuan Kang City. Ang pamilya Wen ay ang pinakamalaking pamilya ng martial arts sa Yuan Kang City, at ang kanilang patriarch ay isang martial arts expert. Dapat kang mag-ingat, I take you. At huwag kang gumawa ng gulo, o medadami ako sa iyo. Si Benedict ay tila hindi mapalagay, at hindi niya maiwasang paalalahanan si Cyrus. Don't worry, I just want to find some medicinal materials, hindi ako manggugulo. Sagot ni Cyrus. Mabuti yan. Bahagyang tumango si Benedict, at pagkatapos ay nagkusa na iabot ang liham ng paanyaya sa gwardya sa pintuan. Bahagya itong sinulyapan ng gwardya, at walang ekspresyon na sinabi, pakipasok. Ngumiti si Benedict, at saka naglakad patungo sa villa ng may mga hakbang. Sinundan ni Cyrus si Benedict at gustong pumasok ng magkasama, ngunit sa sandaling ito, inabot ng gwardya at pinigilan si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus na may blankong ekspresyon. Pasensya na, pakipakita ang iyong imbitasyon. Kuya, sumama sa akin itong taong ito, tayong dalawa ang magkasama. Saglit na natigilan si Benedict, at pagkatapos ay mabilis na nagpaliwanag sa gwardya. Your invitation only says your face alone, you can only go in by yourself, this person can't go in. Ang gwardya ay tila hindi nagbigay ng anumang mukha kay Benedict, at malamig na sumagot. Tignan mo kung ma-accommodating ka. Kinagat ni Benedict ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Either pumasok ka mag-isa, o huwag ka nalang pumasok. Hindi naman umimik ang guard at diretsyong sinabi. Sinulyapan ni Benedict si Cyrus na walang magawa, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papasok sa villa. At ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus ay labis na nag-aalala, at hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Paano niya malalaman na kailangan niya ng liham ng imbitasyon para lumahok sa martial artist exchange meeting na ito, at hindi sinabi ni Kenny tungkol sa kanya sa lahat? Sa kawalan ng pag-asa, si Cyrus ay maaari lamang tumawag kay Jonathan. Pagkatapos ng lahat, si Jonathan ay may medyo malawak na relasyon at dapat na kayang hawakan ang bagay na ito. Dududo. Matapos mag-ring ng dalawang beses ang telepono, sinagot ni Jonathan ang telepono. Mr. Lee. Nahanap ko na ngayon ang lokasyon ng Martial Artist Exchange Meeting. Pero kailangan ko ng invitation letter para makapasok sa villa na ito, pwede mo ba akong tulungang makakuha ng invitation letter? Diretsyong sabi ni Cyrus. Sige, tatawag ako at magtatanong. Masayang sumang-ayon si Jonathan, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga si Cyrus matapos makita na ibinaba ni Jonathan ang telepono, at pagkatapos ay tumayong mag-isa sa pinto at naghintay. Sa oras na ito, hindi alam ni Cyrus kung kakayanin ni Jonathan ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Jonathan ay hindi isang martial artist, at wala siyang paraan upang gawin ang ilang bagay. Cyrus. Ngunit nang medyo naiinip si Cyrus, isang boses ang biglang tumunog sa tenga ni Cyrus. Natigilan sandali si Cyrus, pagkatapos ay likas na lumingon sa likod, at pagkatapos ay natigilan ang buong tao sa pwesto. Nakita ko ang isang napaka-sexy at magandang babae na nakatitig kay Cyrus na may malalaking tubig na mga mata, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi rin kapanipaniwala. Napakaganda ng pananamit ng babae. May maselang mukha. Matangkad na pigura. Isang ulo ng itim na buhok na nakataas, isang pares ng malalaking mata na puno ng tubig na may bakas ng pagkabigla, at isang kulay rosas na lip gloss ang nakapahid sa kanyang maslan. Labi. Ang kambal na taluktok sa dibdib ay matayog, at ang makatarungang mga binti ay tuwid at payat. Ang babae ay nakasuot ng pulang masikip na hip pack na maikling palda,
at ang kanyang perpektong figura ay walang alinlangan na inihayag sa ilalim ng pambalot ng palda. Hindi ko inaasahan na napakaliit ng mundong ito. Napatingin si Cyrus sa kinatatayuan ng babae, at ang ekspresyon ng mukha nito ay bukod pa sa pagkagulat, dahil hindi niya inaasahan na dito siya makakatagpo ng mga kakilala.